Umiiyak na ako yan. Ano talaga? Ano talaga? Alam ko ano talaga yung pagmamahal niya sa akin kasi tulad ng sinabi ni Sister Rowie na talagang ilang beses ko na talagang tinry na umalis dito. Pero talagang dito ako, yung mga paa ko talagang ipinabalik ng Panginoon dito. Sabi ko talagang, siguro talagang may kaplanuhan siya para sa akin. Nagpapasalamat pa rin ako sa kanya dahil itong 2013 ito, parang naano ko sa sarili ko na itong taon lang ako lumago. Amen. Nagpakilala talaga siya sa akin, even doon na nung mga ilang taon talagang lagi niya ako talagang tinatawag, ako talaga yung tumatakbo dahil alam ko sa sarili ko na hindi pa ako handa. Marami pa akong sama ng loob sa buhay ko, marami pa akong itinatago na hindi ko na isusuko sa kanya. Pero ngayong 2013 parang andun yung naramdaman ko talaga sa sarili ko na nag-grow ako ngayong taon na to. At marami akong ipagpapasalamat sa Panginoon pero yung oras wala na po. Yung forgiveness. Andiyan pa yung oras ko, hindi mo matapos. Yung forgiveness, ito rin, nakamit ko rin ngayong 2013 yung matagal ko nang inaano sa sarili ko na hindi talaga ako makapagpatawad nun. Ang dami kong tao na nasaktan, ang dami-dami kong tao na galit ako sa kanila talaga, pero ngayong talagang taon na to na nakamit ko yung pagpapatawad ko sa kanila. At kung sino man yung nasaktan ko, ngayon hinihingi ko ulit sila ng tawad. Dahil ako, ako taklesa talaga. Ako sana tanggapin nyo na yun na talagang taklesa talaga ako. Yung may mga salita ako na lumalabas sa bibig ko na hindi ko naman talaga sinasadya. Yun ang hindi sa akin maintindihan ng ibang tao. Ba't ako nahuhusgahan nila kaagad ako sa ganun, sa kilos ko, sa pananagata ko, pero talagang hindi ko talaga sinasadya yun. Yung sa failure, ako na yun. Ang kulit. Huwag kayong failure. Yung achievement siguro para sa akin, the biggest achievement ko ay napalaki ko yung mga anak ko na ang ano sila eh, hindi sila kamukha ko na matigas ang ulo eh, mababait sila eh, kahit na wala ako doon na nagabayan siya ng mga kapatid ko sa paglaki nila. Yun ang talagang sabi nga nung nag-meeting kami nung isang linggo or kailan, ano bang makakapagpasaya sa buhay mo? Sabi, may nagsabing pera, may nagsabing lalaki, may nagsabing babae. Pero ako ang nakakapagpasaya talaga sa akin, yung mga anak ko talaga. Hindi lang ako nagsalita nun, pero yun talaga, makita ko lang sila na laging masaya. Araw-araw, anong ulam nyo, sabi ko, araw-araw, walang araw na hindi ko rin sila kausap. Hindi ako ganun ka-vocal na magkwento tungkol sa buhay ko. Pero, yun, pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil yung relationship namin mag-iinay, intact araw-araw talaga yun. Nagpapasalamat pa rin ako. Ba't nabalik? Pasalamat ako sa mga tao na tinatanggap ko yun. Tinatanggap kong ano ako, kung ano yung ugali ko. Bago nyo ako husgahan, kilalanin nyo muna ako na mabuti. Kilalanin nyo ako kung ano talaga akong klase. Mataray lang ako, pero hindi masama ang ugali ko. Kay Pastor Raul, sobrang influensya niya sa akin, yung tinulungan niya rin na siya, isa siya sa tumulong sa akin sa paglago ko sa pananampalataya. Kahit minsan nakukulitan na sa akin yan. Pastor, di ba? Nakukulitan. Hindi, alam ko nakukulitan na sa akin. Pero andun yung ano niya, yung pagpapasensya niya sa akin. Talagang hinihila niya talaga ako pataas. Yun lang po. Okay. Si Elder pa. Katapos dito, sa prayer natin, ibalot natin ating sarili.
bilang anak at anak ng Diyos, bilang kapatid, magkakapatid kay Kristo. Tapos ipalit natin sa family natin, yung ministry mo dito, talagang evicted ka ba o infected? Sa ginagawa mo sa iglesia, may nangyari ba? Lumago ka ba? O anong plano mo sa 2014? Para magkaroon ng improvement. Kung alam mo yung weaknesses mo, you should have to improve it. Hindi parating weakness ko to. Huwag mong sasabing weakness ko to. No. Huwag ka magkaroon ng improvement. As a child of God, may prosesong nangyayari. Man. Hindi yung parating, kasi weakness ko to eh. No. Kailangan, hindi mo kay Lord, Lord, yung weakness to, kailangan magkaroon ng improvement. Palakasin mo ako dito. Hindi po ba? Amen. So, nga po, at nais magpasalamat sa Panginoon sa mag-apat na taon na ako dito sa kanyang protection. Apat na taon? Oo. Ang kanyang favor sa ating buhay. Kasi bago ko umalis ng Pilipinas, nakipagdilaw kay Lord. Lord, if you are willing, palunusin mo ako ng Korea. Alam mo yung situations ko, di ba? So, kung nandun na ako, Lord, I'm going to serve you. Kaya kung saan church mo ako dalhin, doon ako maglilingkod. Pwede ka agad. Hindi yung punta rito, trabaho ka agad. Pwede sa trabaho, may dito sa Panginoon. So, lusot. Ganda usapan eh. Pagbagsak dito, Pyeongtaek, pagdating dito, alis na kami ng Pyeongtaek, dito ako dinala ng Panginoon. Pagtapa ko palang dyan, Lord, gamitin mo ako sa iglesia nito. Pasok. Pasok pa rin. Pasok pa rin. Pasok pa rin. Kasi ang puso nandun, sa paglilingkod, hindi naman pinagmamalaki, kasi may pagkatawag. Nandun yung puso. So, yun nga, salamat sa Panginoon. Although, yun nga, maraming pagpasalamat. Yun nga, yung protection niya, tsaka yung favor niya sa akin, naligtas ako. At yun nga, naiwan yung mga kasama ko, nauna na. Pero yun nga yung favor ni Lord. Kasi ang sakit siya ko sa kanya, bilpo sa kanya. Lord, hanggang makatapos yung dalawang anak, si Mita at si Mito. Yun ang usapan eh. Siguro talaga na malayo pa, 4 years pa. 4 years? Oo, kasi si Mito eh. Akala ko political science eh, kukuha yun eh. Sure niya. 4 to 5. Eh, yun natin alam yun ni Lord. Pag nahuli naman ako, eh, yun natin magawa. Yun, yun pa rin ni Lord eh. Puluhin pa rin ang Diyos, di ba? Yun naman yun eh. Hindi po kayo, may struggle ka na, hindi ka na tayo magbubuhuli. Sir, Dr. Petrus nga sabi nga sa kan, di ba? Na hindi na siya mahunga at yung mga damo hindi na tumubat, wala na makain, purihin pa rin ang Panginoon. Ganun po ang buhay ng Kristiyano, magpuri pa rin. Do not grieve for the, sabi nga kanina, do not grieve for the joy of the Lord is our strength. Huwag tayo nag-grieve sa mga failures natin. So, yun po ang tinuro sa akin ng Panginoon bilang lingkod. So, forgiveness, the personal sin, number one nga, ayaw na sabihin. Pinayak ko ni Pastor eh. Yung kanyang sermon, yung 25, nakita ko yung failures ko doon. As lingkod ng Diyos, as servant of God. May mga failures ko lang. Alam ko yun, umiyak ko yun sa pula ko. Na-review, thank you, Pastor. Kiniwa kay Pastor yung panon eh. Yung restoration na talaga. Talaga itangit yung turo ng Panginoon sa akin. Great commission po yan. So, sorry din sa mga kapatiran. Kasi, hindi ako maribibag review eh. Tinitignan ko lang kayo kung ano nangyayari sa inyo. Kasi pag nag-review ako, iba, masakit, tagos. Tinitignan ko na lang kayo kung nag-grow pa yun eh. Marami kasi hindi nag-grow. Totoo. Marami. Na wala lang. Baliwala lang. Wala pa yung servant heart ng iba. Pero yung iba, nakikita ko lumalago. Kung nai-take naman sa ibang mga kapatid na nagpapalakas talaga. Tsaka nakikita ko kung sino talaga yung lilit talaga ng Panginoon. Alam ko, nararamdaman ko yan. Nababasa ko yun kasi may build time siya rin. Build ng Diyos yan. So, failures, yun nga, siguro, sasabihin ko lang siguro ito, addicted yata ako sa aking gawain dito, sa aking nagawa. Yun ang sa akin. Pero kung sa inyo, sa inyo na po na yun. So, achievements, siguro, yung pagiging elder, binigay ng Panginoon. Hindi naman sa position eh. Kahit wala kang position, nakapalibig ko tayo. Nakapalibig ko ang Diyos. At yun nga, the more na tumata sa position, the more na kailangan lagi pa mag-boss again sa gawain sa Panginoon. Para yung upad niya, lalo yung mga tupa, yung mga tayo, lalo mo makas. Huwag
panatasal talaga eh. Lahat naman tayo may kahinaan, may pagkukulang. So yun nga, sa achievements ko, pupunta sa pamilya, yun nga, number one, si Rebecca. Yun lang po, alam naman ninyo na siya nga po ngayon ay maligid sa Panginoon. Amen. Mga tingnan ng Bible study. At ngayon, namumuroblema natin siya sa pangangailangan ng Iglesia. Paano ba tayo makakatulong? Eh, ikaw unang tumulong, padala mo pa, itulong mo. And then, material things, wala namang kaling plano, bahay o everything. Meron kaming bahay doon na pansamantala lang, pag tumanda, sa probinsya na. Kaya walang nagpapagulo. Ipon na pera, wala rin nagpapagulo. Hindi kami nag-iipon. Wala kaming kinatatakutan na yung pag-iipon na ito. Lakotin na lang ipon natin na babawasan. May natabi siya, salamat. Lahat ginagamit para sa mga bata. So walang nagpapagulo. Hindi po. Basta normal lang. Takbo, umiikot. Purina, Diyos nila. Walang nagpapagulo sa akin. Bahay, ano, everything, wala. Yun lang yung sa akin na hindi ko sa Panginoon dito kung malis ako. Mapatapos ko na. Education. Sa dalawa kong anak na nauna. Yun lang po. So, purihin po ang Diyos. At may pagkukulang ako sa inyo. Okay lang. Ibibisok niyo ako. Amen. Walang problema. Kasi nariribok na nga ako dun eh. Ibang klaseng rebuke na nalaman natin. Mas matinding rebuke.